The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning. Good morning, Brad Ted at Cha. Medyo maulan na umaga dito sa aming lugar sa Cainta, Antipolo. Gitna kasi kami. Oo, pero sabi nga ng pag-asa kanina, no, sa mga kagigising lamang po ngayon, hindi nyo inabot yung pag-asa kanina, hindi po yan dala ng bagyong kabayan. Yan po ay amihan. Yan pong ulan na yan. Oo, at yan is showers of blessing. Yan. Parang hatid ng iyong segment dito, ang pag-ulan ng biyaya. Magandang balita, and then kaakibat nito, ang magandang gawi po para sa kapwa. Amen. Salamat, Brad. We'll see you tomorrow. Di pa nga nagsisimula eh. Pagsimulain mo muna bago ka mag-bye-bye. Oh, ito na. Pastor Puyat ka. Namamaga ang mata mo. Mga birthday, mga parties, sunod-sunod na. Oo, kaya nga, totoo yan. Matindi ang labanan. Alam mo, pag-pastor, imbitado sa lahat. Correct. Oo, at ang traffic din kasi, mas matagal pa tayo sa traffic minsan kaysa dun sa party, no? Correct. Ayan. Di bale. O, simulan natin, may interview si Brad Ted. Happy birthday kay Tracy Tenerife. Ayan, ang aming cute na baby dati. Ngayon ay dalaga na, Tracy. Happy birthday, anak yan ni Dar at ni Kang Tenerife. This week po, isa-isahin natin yung mga bida ng Pasko. Okay, sino yon? Si Santa Claus, si Olaf. Hindi yon. Ito kasi nowadays, mas kilala pa po ng mga bata, si Santa Claus, they're looking forward sa reindeer and all. Wala po yan nung kwento ng Pasko sa Biblia. Kaya dapat na-correct lang o nare-remind natin, bakit ba nagka-Pasko? Sino ba yung mga ginamit ng Diyos na instrumento para magkaroon tayo ng sineselebrate natin ng ngayon na Kapaskuhan? So for the next 5 days, ito pong linggo na to, mga karakter po sa nativity o sa Christmas po sa unang Pasko na na-experience ng tao na yon noong mga panahon na yon. Una sa listahan, of course, ang pinakamalaking nagsakripisyo, walang iba kundi si Mary. Ayan. According to theologians, mga biblical scholars, young lady from Magdala, nakapunta po ako sa lugar kung saan siya lumaki, no? Noong 2016, 2017. It's a simple place, yung Magdala, kung saan siya lumaki. And according to theologians, mga 14 to 16 years old po siya. And then she was engaged to be married. Pag sinabi pong betrothed, yun yung nababasa nyo sa Biblia, set na po lahat. Parang ngayong engagement, kung baga. Hindi pa sila kasal in terms of nagsama si sambubong, pero legally, engaged na sila. May papel na pinirmahan. Ang tawag doon ay ketuba. Okay? So legal na po yung kanilang ginawang arrangement ng magulang niya. Nagbayad na ng mohar o yung parang dowry sa modern day. Ano? Nagbayad na rin po si Joseph sa kanyang future bride na ang tawag naman ay matan. Matan ang tawag doon. So in short, nag-gown fitting na, nag-foot tasting na. Okay? Ready na yung mga lahat. Camera, videos, until dumating nga si Angel Gabriel at nagulantang si Mary dahil may anghel na lumitaw sa kanyang pagtulog. At yun nga po, the rest is history. Sinasabi natin, sinabi yung good news na magbubuntis siya at siya'y papanganak niyang anak ng Diyos. Sa ating na nakikinig ngayon, parang ang swerte naman ni Mama Mary, siya napili. Nung panahon po na yun, hindi ganon ang sitwasyon. Kakaharapin po ni Mary ay matinding dagok. Unang-una, yung social outcast, malamang i-divorce siya ni Joseph, which yun yung iniisip ni Joseph, maging single woman siya for the rest of her life. Or worse, she can be stoned to death. Pwede po siyang patayin sa pamagitan ng pagbato dahil siya ay isang immoral na babae during that time. Yun po yung batas nila noon. Legal po noon, pinapatay lang sa public square ang mga taong may matitinding kasalanan. But then, gusto ko lang po maintindihan nyo kung ano po yung nangyari dito sa binabasa natin dito. Despite that, sa kabila po ng ganong sitwasyon, sabi ni Mary, ito po yung pinakamahalagang gusto kong maintindihan natin dahil minsan may mga disruption sa buhay natin. Tulad ni Mary, set na yung plano natin. Katulad ni Mary, nakaayos na, makapag-asawa ko, maganda magiging buhay ko, pero biglang nagulantang at naiba ang plano ni Lord sa atin. Sabi po sa Lucas 1:38, ayan. Sumagot si Mary sa anghel, ako'y alipin ng Diyos, mangyari nawa sa akin
ang iyong sinabi. Yan po ay isang napakagandang ehemplo na dapat nating tularan sa kabila po ng posibleng pagkamatay, sa kabila po ng posibleng pagiging social outcast. Walaan po siya magiging hindi po siya magiging kaaya-aya sa mata ng tao dahil nabuntis sa pagkadalaga. Ang sabi po ni Mary, I am your servant. I am the Lord's servant. Mangyari nawa yung sinabi nyo sa akin. Siguro po mahirap to ngayon sa mga panahon na to pag mayroon pong pinapagawa sa atin ng Diyos. At huwag na natin sabing buhay ang nakataya. Sabihin natin negosyo yung nakataya. Sabihin natin yung dangal mo nakataya. Sabihin na natin yung pride mo nakataya. Pag sinabi ba ng Diyos, anak, magpatawad ka, Pasko. Sa reunion, i-approach mo yung tita mo. Isang taon, dalawang taon ako hindi nag-uusap. Can we really say, sige Lord, sinabi mo, magpatawad. Ako'y iyong alipin. I am your servant. Gagawin ko kung anong sinabi mo. Can we really say that? Pag sinabi ba ng Diyos na iwanan mo yung immoral na relasyon na yan, eh Lord, ito na lang kaligayahan ko. Eh, hindi, iwanan mo yan dahil mali yan. Can we really say, Lord, ako'y iyong alipin. Gawin mo ang gusto mo sa akin. I am at your disposal. So again po, kaya magandang ehemplo sa atin si Mary. Dahil po despite sa threat ng buhay niya, despite sa worst na mangyari sa kanya, mas pinili niyang magpa-under sa lordship ng kanyang Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon, napakahirap ng sitwasyon ng dalagitang ito sa history, Lord God. Isa siyang pledge to be married, set na ang kanyang future, magkakaroon ng asawa, at magkakaroon ng magandang buhay. And yet, Lord, mas pinili niya na sumunod sa iyo kahit na nakaakibat dito ay posibleng mapatay siya. So Lord, nawa magkaroon kami ng Mary inside of our hearts. Gayahin namin ang kanyang ehemplo sa pag-submit sa iyong lordship. Mahirap man, Lord God, kaya namin to dahil sa tulong mo. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Nawa ay manamnam namin ang tunay na diwa ng Pasko sa pagsunod sa iyong katuruan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito, sa biyaya po ng panibagong magandang balitang hatid ng The Daily Bread. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Lord, thank you po sa kanyang segment sa programang ito. Ito po ang pinakamaganda at pinakamahalagang bahagi po ng aming programa. Ang paghatid ng magandang balita para po sa aming mga kapatid. Lord, we pray para po kay Karen Frivaldo, na ngayon po'y sasalang na sa maselang operasyon dyan po sa Jose Reyes Medical Center. Lord, we pray para po sa mga doktor na siya po mangangasiwa ng maselang pong operasyon na ito. Lord, gabayan niyo po silang lahat. And we pray sa kaligtasan po ni Karen Frivaldo. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Nandun na si Karen, Brad Jeff. Yes. Oo. At papunta na sa operating room. Finally, ito na po yung pinagsikapan nating lahat, but yeah, ito lang po ay isa lamang din sa step, no, na kanya pa pong haharapin dahil maselang po ito sa kidney, and then definitely po, no, kailangan pa rin po natin siyang gabayan sa Amen. Kanya pong journey na tatahakin para po sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. Salamat din, Brad Jeff, sa iyong panalangin para kay Karen. Yes, patuloy natin pagdasal si Karen. Napaka-sarap na nagiging instrumento tayo kahit sa maliit na pamaraan. Ano, yung bawat sentabo po ng mga ating mga happy anonymous, malayo po nararating. Isang buhay po yung mababago. At hindi lang yan, yung anak niya, pamilya niya, at yung impact din po sa mga tao nakaka-witness ng mirakulo na nangyayari. Amen. Sa atin dito. And salamat na marami, Brad, dahil nga doon din tayo nagsimula, no? Ito kaya natin nakilala si Karen dahil din dito nga sa ating tanong tungkol sa magandang balitang hatid ng segment na ito. Nabanggit na kanina ni Brad Jeff, no? Baka yung iba nag-react kaagad kasi alam mo, yung iba hindi naman natin mapipwersa dito ho sa pagsubaybay o paniniwala sa mga magandang balitang ito. Kanya-kanya po naman tayo ng paniniwala din. Yung iba kasi paano naman nagkaroon ng video camera at coverage noong panahon ni Mary? Sabi kasi ni Brad Jeff kanina, handa na daw lahat eh. Lahat na ho ng, kasi nga, ikakasal na eh. Meron ng kasunduan eh. Pero may, di ba, mayroong divine, di ba, nakautusan na kinakailangan niyang sundin. So, na-cancel na lahat ng mga video coverage. Di ba, Brad? Yes. Oh. Alam niyo, Brad,
Brad Pitt, ang trabaho ng isang pastor ay ang mga kwentong 2,000 taon sa Biblia, sa New Testament, ibibridge mo sa modern day hearer, yes, yung mga nagbabakinig. Magkaiba po ang kultura noon, kaya I'm trying my best na sa mga modern na tagapakinig, ganun pala itsura noon, set na lahat. So kung meron po ako mga illustration na ganun, yes, I'm trying to make it easier for you to understand. So hindi po ibig sabihin nandun si Lito C na magbi-video at magpo-photography. Yes. Opo. Alam niyo yun, sometimes po nilalagay mo talaga ng mga sangkap para ka makakonect. Tsaka para mas engaging din. Tsaka actually naman, parang totoo naman din yata. Kasi ito ha, sa mga Katoliko nga, di ba? Sa mga Katoliko po, mawalang galang lang. Hindi nyo ba napapansin, laging ang picture na atin nakikita o mga ribulto ay only mother and child lang? Mother and child lang, di ba? Mother and child. Oo nga. Ang tanong, bakit Ted? Nasaan si Joseph? Nasaan? Na laging tanong, bakit hindi kasama si Joseph ever since? Oo nga, no? Ang sagot doon, sino kukuha ng picture? Kala ko seryoso ka na eh. Yun pala yun. Sino kukuha ng picture? Ginigigil mo kami. Wala pa namang selfie dati. Wala pang selfie stick. So ang tanong, di ba, noong kinuna sila ng picture, mother and child, right? Oo. At sinong tagakuha? Kaya laging wala si Joseph. Yun pala yun. Siya tagakuha ng picture. Salamat ha for the information. Wow. Now, we know. Batid, maraming salamat at nililo mo. Oo. Thank you. Magagamit mo ito, Pastor, sa iyong mga susunod na preaching. Oo. Tama naman. Tama naman yun. Sino talaga may mga picture na dati. Oo. Praise God. Sino kumuha ng picture sa Sabsaban? Sino? Sino nga? Nung dumating yung tatlong hari. Sino? Oo. Sino kumuha ng picture? Sino? Sino to? Sino? May iba pa bang invited? Sino yun? Sino ba nandun sa Sabsaban? Yung tatlong hari. Oh, sino pa nandun? Sino nagbabantay? Si Mary, si Joseph, and Jesus. Nandun diba? Ba si Joseph? Nandun siya! Nandun sila? Nandun siya! Ang tanong dyan, sino ang photographer naman nung panahon na iyon? Sino? Inaantay namin ni Pastor ang kasagutan. Sino? Bukas na. Abangan ninyo. Meron pang pa-teaser bukas. Alam mo kung sino? Sino? Abangan bukas. Si JPE. So talaga, ito na ang hudyat na kailangan magpaalam ni Pastor. Pasalamat ka, si JPE. Naabutan niya kaya yan. So talaga, ang cute-cute nito. Ang sarap kurutin, Pastor. JPE Photography. Yan, yun po ang napailing tuloy si Pastor. Okay, Brad. Sige. Brad Ted, nanonood lang aking mga Rebuild City Church family ngayon. Thank you so much kahapon. In-honor namin yung aming mga leaders and volunteers. Maraming salamat sa isang taon na serving with us, carrying the load with us in advancing God's kingdom through our church, Rebuild City Church. Sa aking kasamaan, Pastor June Aguilar at Karen, thank you so much for the opportunity to walk and journey with you. Ito po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.